7, 3, 2, 1, one more, 3, 2, 1, please face a little to your right, 3, 2, 1, one more, 3, 2, 1, and a little to your left, please, 3, 2, 1, one more, 3, 2, 1, and now you may be seated. Thank you po for giving your time. Maraming salamat po. Thanks, Ate Veron. Yes. Picture them. With boss lang. Tawagin. Saan mo muna para kami mag-eat. Try center. 3, 2, 1. Right po tayo, boss. And 7. 3, 2, 1. One more. Here po. And here naman. 3, 2, 1. And left. Kinakabahan ako. Hello, Anton. Hello, hello. Excited ka na ba for the questions? Ba't ka kinakabahan? Alam niyo naman po, excited na ako dito sa bagong family natin. Okay, so for our first question, we have Irvin Santiago of Bandera. Sabi na nung feeling na pipirma. First time kong pipirma. Yes, first time kong pipirma sa Viva. Of course, I'm very grateful. Addition na naman siya sa family sa aking buhay. So, I'm very glad to be part of Viva family. So, ano ina-expect mo may pipirma ka na sa Viva? Ina-expect ko? Actually, nakakatuwa nga po eh. Kasi sila Ate Veron, sila Boss Vic, sila Kuya Vincent. Pinlano na po nila yung for the whole year. So, I'm really excited na makita ninyo ang aming ngayong pinagdidiskusuhan. So, yan po. This time ba magiging daring na si Heaven? Naku, so, parang parang malayo pa po din Ate Veron, no? Malayo pa. Matagal-tagal pa po. Thank you. Okay, thank you very much. And for the next question, we have Ian Tanya sa People's Tonight. Hello. Heaven, sa dami ng mga batang artista sa Viva, sino-sino ang gusto mong makapareha after Marco? Ako naman po, hindi naman po ako ma-arte pagdating po sa ganyan. I think, ako naman po, base sa proyekto, kung maganda po yung proyekto. So, kunyari, sila Marco Gumabaw, sila Gablogman. I'm very open naman po to work with them. What type of movies do you hope to do with them? Maganda sana rom-com para light lang. Siguro gusto ko rin naman ng konting thriller, konting horror. Bakit hindi, diba? So, yan po. Thank you. Thank you very much. That was Ms. Ian Carina. So, next we have Golden Pasto. Papa Baddy tonight. Hello, sir. Yes, Heaven. Bakit ka pumirma sa Viva? Anong tumingin si Sai na umipat dito sa Viva? Sir, siguro yung nagpano po talaga sa akin is because matagal na rin naman pong discussion po yan with Mom and Ate Veron. And nakita ko po na sobrang makakapag-explore ako, mabibigyan ako ng chance para maipakita yung kaya kong ibigay. And so, of course, nandun naman tayo sa phase ngayon of like, you know, I wanna try something new. And kung ano man yung bagong chapter ng buhay ko, sobrang excited ako na gawin na yun. So, yun po. Kung gusto mo lang sagutin, pwede ka rin ba na makapartner yung ex mo dito sa Viva, since nasa Viva rin? Kung maganda po yung proyekto, bakit hindi naman po? Opo. Thank you. Sino ba yun? Sino ba yun? Forward to the next question, we have Nikki Wang of Manila Standard. Hey, Heaven. Hello, sir. Congratulations. Thank you. It's interesting, no? Mas nauna yung project mo with Viva bago ka naging especially part of your family. Mm-hmm. Pero, what makes you feel at home here in Viva? First off, I think because of the warmth the bosses gave me, and then siguro yung production, sobrang warm din nila, and then of course sila Marco, ayan, parang I think naging malapit agad yung puso ko dahil ang dami ko nang kakilala dito sa Viva. So yun po yun. And also sabi mo kanina, parang this is the phase in your career na
you wanted to explore. Mm-hmm. Can you elaborate on that? What are the things that you'd like to explore as an actress? I think yung craftsmanship ko po. I think like working with different directors, different stories. Gusto kong mailabas yung kaya ko palang gawin. Like, of course, hindi ko naman noon sa nanahimik ang gabi, I never knew na kaya ko palang gawin yon. So, gusto ko mag-push yung limits ko bilang actress and mapakita at maging proud sa akin yung lola ko. Kasi lola ko ang number one supporter ko. So, gusto kong makita niya na, na ito pala yung apo ko na sobrang nakaka-proud pala. So, yun yung goal ko at the end of the day. Thank you. Thank you very much. Up next, we have Dondon Sermino of the band. Hello, okay. Sir Dondon. Nakakatakot! Wag! Huwag ganoon! Hindi, kasi Heaven talagang bound to be ano ka na, maging star ka talaga. Kasi very controversial ka noong mga. Talagang lahat ng mga hinahanap ng mga, halimbawa ng mga producers and ng mga fans sa isang artista, mayroon ka. Wow, thank you. So, how do you feel about that? Yung kumbaga, even before ba, alam mo nang magiging big star. Nako, hindi ko iniisip po yan. Ang nag-iisip po niyan si Lola tsaka si Mama. Mm-hmm. Malaki ang tiwala nila sa akin. And so dahil doon para ako, talaga ba? Hindi pa naman ako big star. Sabi na, hindi, naniniwala ako sa'yo. And siguro, dahil doon, dahil may trust yung family mo, yung pinakamalapit mo sa buhay, nabibigyan ka ng confidence na, okay, sige, gagalingan ko. Pagbubutihin ko sa trabaho ko para maibigay sa inyo yung happiness na, alam mo yun, ine-expect nila. So, yun po. So, now na Viva star ka na, Viva artist ka na. So, alam naman natin, controversial din ang love life mo. Pero ngayon ba, magkakaroon ka ba ng time sa love life? Yes. Naku, Sir Don. Isa ba yan sa mga promise mo sa Viva na no to ano mo? Ah, wala naman pong promise. Actually, nakakatuwa nga po sa Viva kasi wala naman po silang sinasabi regarding my love life. And so, ako naman po, bukas naman ang puso ko kung bakit, kung nandiyan na ang Mr. Right, bakit hindi, di ba? Eh, pero parang, as of now, parang hindi ko pa mahanap. Pero hayaan muna natin, trabaho po muna, kailangan kong kumayod. Hindi mo ba nakita sa Espanya? Masyado pa pong mabilis para sabihin po yan. Siguro po malalaman nyo, another press con po tayo ulit. Kayo po muna kong sasabihan, promise. Pero kaninong peg sana ang gusto mo? Sa Viva kasi may Android Teeth, may Sarah Heronimo, may mga ganong peg. Ikaw talaga, anong kaninong image or patang gusto mong sanang magawa? Actually, akala... Not naman gayahin, mm-hmm. But at least... Akala ko po, pag like nung nag-uusap kami sa Viva, kanyara may peg ba, ganyan. Kasi I thought dapat gano'n may peg. Pero sabi nila, no, just be yourself. Kasi gusto ko someday, ikaw yung maging peg naman ng iba. So parang, yun yung goal is just to be myself. And kung ano man yun, maybe good or bad, at least, di ba, parang an inspiration to someone else. So, yeah. Pero hindi ka nung nakita nyo kay Heaven. Well, ito naman. Star quality, parang, yun na nga, parang, first yung personality, very charming. Mm-hmm. And, aside from that, yung acting, na medyo, nabilib kami sa mga nakikita namin na rushes, mga pinibulay, and so, ayun, and I think, malaki pa yung potential na marami pa siyang pwedeng pakita. And singer din yan, ha? Kaya medyo doon din nagka-interest si Dad. Nakatosyo ni Dad. Magandang boses. Ayun. So, I think, nakitaan naman siya. The same way na nakitaan namin madami mga ano. May ganun eh. Sa Vibago. Kasi ang daming bagong artista, di ba? Ang daming artista, pero na single. Parang meron kang nakikita talaga na may something to put in sa to. So, it's just a matter of siguro owning it. Thank you. Reaction. Sabay pa talaga kayo. Yes, I'm so happy. Nakakatuwa pong marinig po yun. Na nakikita po ako ng, alam yun, ng mga bosses na kaya ko pala. Ito ka ng big company. Yes, ng big company. So, I'm really grateful. Ano yung boss date? Oo nga. Ano mo kinata natin nung tadhana, I think? Opo, tadhana ang kinanta ko noon. Sana abangan ninyo. Sana magkaroon tayo ng bagong single. So, ayun. Dharma yes, at Dharma daw po. Sample daw
Ay, ipasample daw ba Ate Veron? Or si, ano muna, surprise. Surprise? Ano, surprise? Sample, sample na. Sample na. Sa hindi inaasahan, pagtatapo ng mga mundo, may minsan lang na natutong damang-dama na ang ugong nito. Ayun po. Thank you so much. Okay, let's give her a big hand. That was Kevin. Okay, and for our next session, we have Alan Pascario of Inquirer. Oh, hi Sir Alan. The last 2-3 years, parang talaga nag-pick up yung momentum ng Peralejo at movie, mga teleserye. Ano sa tingin mo naging turning point? Turning point ko, I guess experiences po in life. And of course, like, sabi nga nila, when some doors closes, a lot of doors opens. And so, dahil po doon, I learned a lot of lessons. And then, nakita ko yung mga tamang tao sa paligid ko. And so, I've been guided very well. And I think yun yung nagtatranslate sa screen. So, yan po. Hindi ka naman nainip before na parang waiting for the big breaks? Naiinip? I guess at some point, nainip na po ako. Asa, anyway, akala ko parang mabilis lang ang buhay ng showbiz. Pero habang tumatagal sa showbiz, timing po pala. Timing, character also, character development, and of course, honing yung pagiging actress ko po. So, ayun. So, you think parang yung mga huli, nag-improve ka in terms of acting? I think etong mga this past few years, I've really grown a lot. I've become more mature. Ngayon, nakakapag-decide na ako on my own. I am more experienced with life. And so, mas maraming hugot, kumbaga. And yun na naman ang kailangan natin, mga hugot sa buhay. So, ayun. When you say parang making your own decisions, ano ba yun, in terms of mga projects na upload? Yes, and projects. Also, like, yung mga day-to-day, nagkakaroon tuloy ako ng parang meron na pala akong nagiging responsible ako, kumbaga. And so, I think pagiging responsible, accountability. So, nakikita po yun ng mga bosses, ng mga taong nasa paligid ko. And sabi na, you know what? This girl has really grown a lot. And so, bigyan natin to. Ganon. And yung sinimang mo ba? Parang na-explore na ba yan before? O hindi pa talaga na? Yes. I think because noon, because I used to compete po. Sobrang mahilig ako mag-compete nung bata ako. And so, lagi ako nananalo. And may one time natalo ako. And so, hindi ako sanay matalo. Parang hindi ko kaya. Ayoko nang kumanta after noon. And then, siguro with the right people na nagsusupport sa akin, binalik ulit nila ako sa singing. And napamahal ulit ako sa singing. So, ngayon pa lang po ulit ako mag-explore sa singing. Na okay pang madapa. Kasi dati parang ayoko madapa lagi. Parang pagod na ako madapa. Pero ayun pala, yun pala, maganda palang madapa para matuto. So ayun po. Nakakapagod na. Kayo naman. Para sa buhay ng showbiz, lahat magnified, kumbaga. So dati ayoko nagkakamali na. Dati dahil sa siguro sa mga circumstances in my life, mga problems in my life na nagmamagnified ng social media, I didn't trust myself then. At some point, parang ayoko nang magdesisyon. So, ayun, dahil with the right people, with mom, with lola, and mga friends ko, family ko, na balik na sa akin yung trust ko sa sarili ko. And so, nagiging maganda na yung trabaho, yung sarili ko rin mismo. So, ayun po. Thank you very much. Up next, we have Janelle Estudio of Cinema Bravo. Ay, hello! Hi, Heaven. Nabanggit mo kanina na marami ka ng pinagdaanan, lalo na sa online world, mm-hmm. na maraming bumabatikos every time na may action ka na nagawa na hindi nila nagustuhan. Mm-hmm. Paano mo hinahandle yung mga ganon? And ano yung biggest learning mo so far? Paano ko na-handle yung mga ganon? Iniiyakan ko po muna. Iyakan muna natin. And then, magiging logical na, kumbaga, kakausapin ko na si Lola, si Mama, what do they think? Of course, akin kasi ang pinaka-priority ko is hindi ma-disappoint yung mga taong mahal ko. And sila yung nagbibigay sa akin ng logical thinking and emotional resiliency. And so,
Wala na, parang hanggang sa tumatagal, nasasanay ka na rin naman and mas nagiging conscious ka na sa mga ginagawa mo, sa mga actions na ginagawa mo. And so, habang tumatagal, mas nagiging better naman po. So, natututo, yun, kumbaga. Inuuna mo yung ibang tao bago yung sarili mo. Ganun ka ka-selfless. Ganun ako magmahal. So, yun po. Thank you. Thank you. Thank you very much. Up next, we have Matt Suzara from Pachera Lovers. Hello. Question ko. Kaya mo yan. Any directors na parang we look forward to talk about sa iba? Marami. Gusto ko sila. Isa na lang po muna ibibigay ko. Siguro gusto ko makatrabaho si Direct JP Laksamana. Napakaganda ng mga proyektong ginagawa niya. Lagi ako umiiyak. So, sana marinig po nila at marinig ni Direk. So, ayun po. Nanonood po. Nanonood ba siya ngayon? Ah, hello Direk! Kunin niya na ako. After Rain in Hispania, meron ka na bang mga naka-line up na future projects na nasa? Yes, meron na po. Meron na. So, nakakatuwa na whole year eh talagang paghahandaan ko po at ibibigay ko yung iba't ibang sides ni Heaven. So, yun. So, last question na lang. Kasi nung nirelease yung mga dati lang sa Rino Hispania, di ba halo-halo yung community. Ngayon na habang pinopromote mo siya, eh, sila, yung series, parang nagiging na-accept na nila, parang na-excite sila. Ano yung feedback mo na parang habang tumatagal yan, na-embrace na nila na kayo yung dati sa mga parang syempre, nakakatuwa po. Nakakalambot ng puso. And finally po, na nakikita na nila yung pinaghirapan po namin as, you know, buong cast talaga. So, excited na ako na malapit ang lumabas tong The Rain in Hispania, which is on May 1 na. And sana mas marami pang manood and magustuhan talaga nila yung aming craft na ginawa. So, yun po. Thank you. Thank you very much. And for our last set of questions, we have Marlo Herrero from Tactical. Hello. What are your best experiences with the Rain in this panel? My best experiences. I guess working alongside Direk Ted. And of course Guay. Sobrang iba yung visions nila. And grabe dami ko natutunan po doon. Also, yung best experiences ko is with the cast. Kasi I never imagined na magiging ganun kami ka-close. So ngayon na parang kahit wala kaming trabaho, lumalabas na lang kami. Nagbabonding kami, kumbaga. Also, the staff. Yung buong production ng Viva, sobrang sarap ka-trabaho. Parang hindi kami nagtatrabaho, yung mga emotions na makikita nyo on screen, it's because sobrang siguro naging aligned kami with our characters. Sobrang parang in character talaga kami pagpasok pa lang namin. Kasi ganun ka-safe yung environment. Pwede kami maglaro, pwede kami magkulitan, pero pagdating sa trabaho, okay, let's go na. So, support kami sa isa't isa. Ayun po. Thank you. And we have more questions. We have Ms. Ana Pigol from Pika Pika. Yes po. Yung Hispania kasi ang laki ng project, ang ingay. Parang may tendency talaga maging love team kayo talaga. So, at this point in your career, ang dami mo na rin ang mga pinagdahan sa pangunahin. Pwede ka pa bang parang matali or makahol sa lahat ka muna? Sa akin naman po, wala naman pong kaso kung magiging ka-love team. Kung may magiging ka-love team po ako. Kung si Marco po yun, bakit hindi? Napakasarap pong katrabaho ni Marco. Masarap po siyang katrabaho. Eh, mas maganda naman po lagi kang may ka-partner sa trabaho. Especially pag laging kunyari may new production, set of staff. Masarap na meron kang isa na magiging ka-partner. And so, okay naman po sa akin yun. Wala pong masama. Ayun. Ano feedback ng mga tita mo ba si Narita? Yes tanggap po. Tanggap ba nila na mas magaling ka sa kanila? Ha? Ay, grabe. May ganun ba? Yeah. Hindi ko alam. Wala. Hindi ko po masusurpass ko ano po yung ginawa nila sa showbiz. Happy lang po ako na parte ako ng showbiz, pero never ko po maiisip na masusurpass ko po sila. Masusurpass mo na yan. Pero may kissing scene ba kayo, Marco? Opo naman. Marami. Secret! Secret! Pero wala ka namang issue sa mga ganun. Kasi like,
butiyang generasyon naman dati sa nagawa. Opo. Sa akin naman, wala naman as long as maganda yung proyekto. Meron naman siyang basehan kung bakit kami, kung bakit namin gagawin po yun. So, ayun po. Okay naman po sa akin. May mga certain parts lang na hindi ko talaga kaya. Like, of course, parang pakita, wala talagang ganun. Kasi malaki yung respeto ko rin sa pamilya ko po. Eh, alam kong hindi nila kaya rin yon. And so, hindi ko rin talaga kaya. So, ayun po. Pero Heaven, kasi parang ang strong-strong ng personality. Pero alam naman namin yung condition mo din, lalo sa family mo, sa mommy mo. Pero ikaw pa may time na sasabi yung parang nangihina ka rin, parang nagko-complain ka rin, nagre-reklamo ka dahil parang dahil sa edad mo ngayon, parang ang laki na ng responsibility. Opo. No, never po akong nag-complain about my life. Kasi po, decision ko pa rin naman po to sa simula pa lang na ito po yung gusto kong way para makatulong sa pamilya ko, especially kay mom. And so, wala po akong regret, wala pong anything like that. Kasi mahal ko po yung ginagawa ko, mahal ko po yung trabaho ko. So, wala po. Siguro sabihin ko lang, pagod na po ako sa trabaho. Pero the next day, kung may work, laban ulit. Masaya po kasi ako. Pero nalulungkot ka lagi pag halimbawa sa mami mo, nakikita na yung kondisyon. Kami po ni Mama, fighter kami. So, yes, malungkot at some point, pero hindi po namin tinatambayan yun eh. Laging sasabihin ni Mama, alam mo, ang mga problema, anak, hindi yan tinatambayan. Pinagdadaanan lang yan. Pero kailangan mo pa rin lumaban. And so, yun po yung ano ko, mindset ko po in life. Kaya po siguro, ganito ako ka-strong. Last na lang, paano kasi na-support ng mami mo? Kasi ikaw 100% yung support mo talaga sa kanya. Yung support sa akin ni Mommy, siguro dahil manager ko rin po kasi siya ngayon. Siya po yung nag-handle sa akin, especially pagdating sa mga work ko. I think that's her way of supporting me also. And she also gives me time to rest. Hindi niya ako pinapagod. Ano pa bang paano yung support niya? Kasi yung support niya unconditional eh. Kaya nga sobrang sarap na maging manager yung ina. Kasi alam mo, naaalagaan ka niya na lahat ng ginagawa niya ay para sa'yo. And so, ang sarap na maalagaan ng isang ina. So, ayun po. Thank you. And I think we have a question from Ms. Aster Moyo. Hi, Ms. Aster. Aster Moyo. Una muna, congratulate. Sorry kasi I came in late. So, it's okay. Hindi ko alam kung natanong ng tinatanong na to kung gusto ko kasi malaman kung what was the main reason kung bakit ka nag-move to Viva? I think more of exploring new chapter in my life. I think wala naman pong pagkakamali na makita ko ano pa yung what's out there in the world. And so, ang gusto ko lang naman is, I guess, the support of the people also. Na parang walang masamang mag-try ng something new. You know, like, ganun. So parang ako rin mismo nagpaalam din naman po ako sa other family ko na I will always be of service to them and I will always be a kapamilya at heart, diba? Parang kung kailangan nila ako, nandito lang naman din po ako. Pero ngayon na syempre yung anak nila gustong mag-explore muna and makita kung ano yung para sa kanya sa mundong ito, eh ayun po, go lang. Alam mo, ang laki na ng pinagbago mo after PDV. Napaka-confident mo na, syempre may star value ka na rin pati. Now that you're with Viva, ano ang mga immediate plans na para sa'yo? Immediate plans? Of course, ito, tapusin muna tong Darien in España. Sana maging successful po talaga. May mga pinag-uusapan na rin pong mga proyekto for this year. So, makikita ko po ulit kayo pag po kayo magsawa sa akin. Ayun po, maraming in store ang Viva po para sa akin. And so, mas grateful po talaga ako. Masyadong masaya ang puso ko po talaga ngayon. Bukod kay Marco, sino mga ibang Viva stars or actors at gusto mong mga trabaho? Sila Gablaman, Marco Gumabaw. Marami po eh. Sa akin naman po, hindi naman po ako mapili. And so, kung sino po yung ibigay sa akin at maganda ang proyekto, bakit po hindi, diba? Congratulations. So, maraming salamat po. Thank you very much. Thank you. Master. And Sir Mario, would you like to ask a question? This is a surprise.
Ano yung gusto mong itanaw ng utang na loob sa Star Magic, ABS-CBN? At nakatawid ka rito sa Viva Artist Agency. Naku, malaki. Malaki ang... I'm very, very grateful, Sir Mario, kasi hindi naman ako magiging ako ngayon kung hindi dahil sa ABS-CBN. Nag-usap na rin naman po kami, nagpaalam po ako ng maayos. Naintindihan naman po nila na, alam mo, sa isang pamilya, meron talagang isa na nagwa-wander, nag-e-explore. Pero anytime, like, nandiyan naman para, nandiyan sila para, alam yun, i-welcome po ulit ako. Sabi ko nga, I'm so happy na may addition ako na family into my life. And so, ayun po, like, okay po kami. So, yun. Grateful talaga ako. Thank you. Thank you very much, and I think you will have a one-on-one later. But thank you very much for all your questions. Any more pahabol questions from everyone? Okay. Hi, I'm Grace from Metro. Hi, how would Grace. You differentiate yung Heaven before Viva and now that you're in Viva? Heaven before Viva and now Heaven ngayon na nasa Viva ako. That's a very hard question. How can I say? I definitely am very happy now that I have a new family. Now that I have a plan for the whole year na hindi ako natatakot. Sa noong Heaven do masaya, pero I think I got a lot more mature. And so I'm very willing and open to take more projects na talagang mapupush yung limits ko bilang actress. So, yes. Thank you. Thank you for your questions. And that concludes our Q&A, our press conference. Heaven, please say a few words for everyone before we wrap up and as well as to your fans who's watching on Facebook. Ah, hello guys. Okay. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Of course, for giving me the time. And maraming, kasi kayo, simula pa lang po ng PBB ko sa ngayong nandito na ako sa new family ko. Thank you for the support. And marami pa tayong pagsasamahan. So see you po ulit. And to the fans, maraming salamat po. Thank you for the love. Thank you for the support. So, paghandaan na po natin tong year na to. Thank you. Okay, the chair sitting down. Well, then there you have it. Thank you so much to all our viewers on Facebook and to all our dear friends from the press here together with us. Maraming salamat po. That concludes our press conference and contract signing of our newest artist, Heaven Peralejo. Maraming salamat. Thank you.